Mga ka-taxpayer ko, mga minamahal kong ka-taxpayer, masayang panahon po sa inyong lahat. Pag-usapan ho natin, prevention is the best cure. Applicable din ho yan sa taxation, lalo na sa mga nakakatanggap ng deficiency taxes or letter of authority. Pag-usapan natin, tatlong bagay. Pero bago ho yan, gusto ko sanang ipakita lang ho sa inyo to, mga ka-taxpayer kong minamahal. Yung kompletong discussion ay makukuha ho ng mga members ko na nasa expert level. Ito po, expert level. So, sangkatutak ho yung ilalagay ko diyang mga analysis and protest kung magiging member kayo ng ating tax specialista YouTube. At kung meron ho kayong pagkakataon, nire-request ko sana na i-copy-paste po ninyo itong link na to sa mga network, social network or social media na kayo po ay miyembro. Number one, ano ang benefits pag nakakuha ka ng confidential information galing sa BIR? Number two, anong benefits kung ngayon pa lang nagpe-prepare ka na sa letter of authority? Number three, anong benefits kung nagpe-prepare ka na ngayon pa lang para sa assessment notice? Pag-usapan po natin yan. Prevention is the best cure. Meron ho akong isi-share sa inyo, prevention is the best cure. So, nakatanggap po yung isang taxpayer, nabigyan ho tayo ng kopya, ng tinatawag na internal memo. Ayan. Do not include this, sabi niya rito, please do not include in serving the PAN. Eh, hindi nakikinig yung revenue officer na nag-deliver na naibigay. So, ang total amount ng liability, eh, di almost 7 million. Ah. So, anong benefits nitong dokumentong ito sa taxpayer? Kasi nagmamadali, 3 days lang, dapat daw ma-receive na. At ang pinatatransmit ay final assessment notices and demand letters. Mabigat masyado. So, itong bagay na to ay nandito na po sa banda rito. Yan, ito pong portion na to. It's a premeditated plan. So, nagsimula ho yan sa letter of authority. Kung nakikita ho niyan, nagsimula yan sa letter of authority. So, mape-prevent naman natin to kung mape-prevent natin to. Kung wala ito, edi wala yun. Diba? Ganun lang ho kasimple yung thinking dapat ng mga taxpayer. So, nandiyan na siya. Tinatanong natin, ano ba benefits niyan, sir? Simple lang. Ang pinaka-importanting portion dito, ito. Yan. Anong meron dyan? Makikita mo, palalakihin ko, W-1231-2021. Ibig sabihin ng W is waiver. Ibig sabihin, yung taxpayer, winave niya yung right niya against prolong BIR investigation. Ibig sabihin ng prolong, may due date lang para mag-investigate yung BIR, 3 years from the date of filing ng tax return, dinagdagan niya ng ilang buwan o ng ilang weeks o isang taon, depende sa taxpayer, magpe-prescribe na. Despite na nagdag, magpe-prescribe na, mapapansin nyo rito, ang date nito is December 15. So, pinagsasubmit na kasi ang last day is December 31. Mabuti na lang, medyo may problema itong revenue officer at na-deliver ito the following year. So, prescribed na. Ang kahalagahan nito, ang kahalagahan itong dokumentong ito ay nagsasabi na prescribed na yung assessment. So, nakatipid yung taxpayer ng 7 million. Yan po yung nangyari dito. So, yun ho yung isa sa pinag-uusapan natin. Benefits na makatanggap ka ng internal memorandum na ayaw ibigay sa'yo ng BIR. O ipinagbabawal na
ibigay sa iyo ng BIR ang at ang pinagbabawalan yung revenue officer. Kung binigay sa iyo ng revenue officer yan, accept mo. Siya nagbigay, hindi mo naman ninakaw yan eh, di ba? So, isusunod natin pag-uusapan, mga ka-taxpayer kong minamahal, eh yung sabi ko sa inyo, kung mape-prevent natin ang pag-usbong ng letter of authority, mape-prevent natin lahat yan. Ma-e-ex natin lahat yan. So, objective ko, mga ka-taxpayer kong minamahal, ma-prevent natin ito. So, may dalawang ways para may prevent yan. Okay? So, ito yung first way. Number one, okay, deny the RDO to recommend, na, to recommend you at to receive a letter of authority. Ang revenue district office po, ang mayroon, revenue district officer po, ang mayroong right at obligation na mamili kung sino yung makakatanggap ng letter of authority. Para dun sa mga gustong malaman kung paano namimili ang RDO ng makakatanggap ng letter of authority, panoorin po ninyo tong video kong to. Ayan, palakihin ko yung video yan. Right against unlawful LOA. Ayan. Maikli lang naman ho yan, baka may pagkakataon ho kayo. Rights against unlawful LOA. Panoorin ho ninyo para magkaroon ho kayo ng idea. So ngayon, sabi ko sa inyo kanina, andi dito ho yung technique. Somewhere here. Hindi pa ho kayo nakakatanggap ng letter of authority. Mayroon na kayong ginagawa right now. Ito. So ito ho yung letter A. Option letter A. So ano yung option natin? Letter A. I-deny yung RDO na mag-issue ng letter of authority. Ang susunod yung tatanong sa akin is, paano sir, i-deny? Napakasimple, napakasimple lang. Ngayon pa lang, gagawa na kayo ng letter. Okay? Kasi yung mga RDO, ang laging isinusulat doon sa letter of authority, itong statement na to, pursuant to section 6A and section 10C ng tax code. Mali po yan sir eh. So, para hindi niya maisulat yan, kasi once na naisulat yan, paninindigan nilang tama yan. Kasi there is a presumption of regularity. So, para mahindi nila magamit yung presumption in the performance, presumption of regularity in the performance of official duty, sabihin mo na ngayon sa kanila kung ano yung official duty nila. So, ang mangyayari dyan, gagawa ka ngayon ng letter, ang tawag sa letter ho natin is request for request against unlawful issued LOA. Tapos ko na ho yan, ginawa ko na ho yan, at available na ho yan. Kung gusto nyo hong bumili, ay meron pa hong additional two letters of authority, two letters ang ibibigay ko sa inyo na magle-lessen or ma-pre-prevent ang probability na ma-issue ang ka ng subpoena duces tecum. And number two, kung magkakaroon kang LOA, at na-issuehan ka ng napakalaking deficiency assessment. Libre na po yung dalawa, bibili nyo lang ho itong request against unlawful issued LOA. Ang number two, tapos na tayo. Ang number two is deny the RO and the GS na mag-issue ng malaking assessment. Pwede ba yun, sir? Pwede. Kaya ngayon pa lang, dapat i-deny-deny muna sila. Paano dinedeny, sir? Again, wala pa tayong natatanggap na letter of authority, meron na tayong ginagawang option B. Ipare-receive nyo rin yan ngayon. So, hindi pa kayo nakakagawa ng 2021 ninyong 1702 or 1701, pinare-receive nyo na ito. Kasi ito yung magiging insurance nyo pagdating ng panahon na hindi kayo makatanggap ng LOA number one or hindi kayo makatanggap ng deficiency assessment. So, ito po yung paraan natin na gagawin. Ire-request natin dito po sa mga RDO na to at saka group supervisor at saka revenue officer. Gawa tayong letter. Ano yung letter natin, sir? Request against arbitrary
naked deficiency and assessment, because ang pinoproteksyon na natin dito yung examine. Ayan. Kasi ang problem natin, mga ka-taxpayer, kung minamahal, hindi nyo alam kung paano mag-e-examine. So, itong ginawa kong letter na to, hindi pa sila nag-e-examine, sinasabi mo na sa kanila, ito yung procedures, ito yung audit due process na dapat nyong i-follow pag in-audit nyo, halimbawa ang BIR form number 1601C or 2550Q. So, hindi sila makakaalis dun. Ibig sabihin, mali yung ginagawa nila, pero yung penalty, sa'yo na pupunta. Ano nangyayari? Lumalaki yung deficiency assessment mo. Ano benefits ng makakuha ka ng internal document? Number two, ano benefits na mag-request ka against unlawful issuance of letter of authority? And number three, request against arbitrary slash naked deficiencies slash assessment. Yan lang po gagawin nyo, sir. Mabubuhay kayo na may panatag ang kalooban at kaisipan. So, mga ka-taxpayer kong mahal, panoorin yung susunod kong video. Peace and happiness be with you for life. See you later.